naman akla. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga at talaga namang usap-usapan at maraming pinakainaabangan na issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay kinokontent nga ni Kalingap Val Santos Matubang ang statement ng tita ni Ate Erica at ni May habang nilalabas ng tita nila ang mga sikreto at mga pangit na ugali nila. Ito nga ang pag-uusapan ni Kalingap Val kasama ng kanyang mga viewers noong vlog na iyon. Okay mga Kalingap, gandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ha? Shout out and good morning. Ngayon po yung araw po ng Sabado, Mayo 11 po sa taong 2024. Mukha pa lang po nung tita ni Erica. Yan itsura niya mga kaibigan. Oh. Naka-thumbnail. Ah. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Naong pa lang. Tingnan na akong mga kaibigan, oh, yan, oh, tsura, oh, sus, ginoon. Isang mga naong na, naong ba na? Ha? Lubot. Hi, good morning sa ating lahat. Kumain na ba kayo mga kalingap? Eh, basang-basa ko mga kaibigan, eh, no? May inggit sa kanyang puso. Huwag naman ganon. Huwag niyo pong siraan ang inyong pamangkin. Yan. Si Erica, si May, ipamangkin mo yan eh. Kadugo, kapamilya, kapuso, lahat na. Tapos sisiraan mo na ganyan-ganyan sila, ganyan-ganyan sila. Ano yan, inggit ba yan? Huwag naman ganon. Hindi yan makatao. Hindi makadiyos yung ganon na sarili mong pamilya sisiraan mo. Para saan? Para saan? Para magkakasira-sira kayo? Hindi ganon dapat ang isang ugali ng isang tunay na tiya. Good morning sa mga SG. Shout out. Magandang morning sa mga special guests for today. Today is May 11, 2024. And nawa kayo po nasa ligtas at nasa maayos na. Sabi pa nga ni Kalingap Val Santos Matubang na marami na daw mga statement ang lumalabas galing sa tita ni Ate Erica at ni May na paninira nga sa kanila. At sabi naman ni Kalingap Val na kung may gusto daw siya na ikwento at mga masasakit na salita o mga impormasyon tungkol kay Ate Erica at kay May ay dapat kausapin niya raw si Kalingap Val Santos Matubang. Dahil si Kalingap Val ay marunong sumuri ng mga ganitong problema at maayos ito. Kamukha ni Baby Tuding. Kining bayhana ba? Tignan mo yung itsura oh. Yung tita ni Erica at ni May. Kamukha ni Baby Tuding. Pinagwapuhan man po na may itsura naman ay kung totoo yung sinabi mo about Erica and May, sige daw, ikwento mo raw sa akin yung ibang mong problema sa kanila kung totoo. Kaya ba, hindi ako inggit, hindi ako sinungaling, siya nga eh. Sige daw po, puntahan mo ako sa diet o i-text mo ako kung talagang tunay totoo yung sinasabi mo sa mga pamangkin mo, sa akin mo ikwento. Kung totoo na ganun sila,
Isa palagay ko po mga kalingap, inggit lang ito. Ha? Bakit inggit po? Unang-una si May, may itsura. Itong si Erica, may konting itsura din. Hindi ba sila yung tipong magaganda? Mga tipong ala artistang mukha? Di po. Opo, may itsura sila. Pero hindi maganda. Itsura lang. Eh meron sila noon, sila May tsaka si Erica. Eh doon pa lang, yung inggit, tutubo talaga sa'yo. Talagang tutubo ang inggit. Eh tita, eh nagkapera, lalong nainggit! Masabi, Kuya Bang, hindi po totoo yan. Hindi ako naiinggit sa kanila. Daw. Kung hindi ka naiinggit, sige daw. Ha? Sige daw po. Ikwento mo sa akin lahat. At pakikinggan kita. Lahat. Kung hindi ka naiinggit doon sa mga pamangkin mo. Kay Erica o kay May. Pero pagka ganoon na ano, eh inggit yan mga kalingap. Imaniwala dyan. Inggit yan. Sabi nga ni Kalinga Val na ang tanging gusto niya lang daw ay makausap ang tita na ito na nagsasabi ng mga impormasyon sa personal. Ayaw niya daw kasi na sa social media nagpaparinigan. Kaya ang gusto niya ay face to face daw dapat ang sagutan tungkol sa problema na ito. Nung sa ganun ay maayos daw ito at mapag-usapan ng maayos. Ay, good morning sa lahat ng ating mga kalingap, mga ISG, ngayong umagang ito. At nawa po kayo nasa ligtas at nasa maayos na kalagayan. Hello kay Ruiname! Kamusta ka, Day? Ah, alam nyo, Day, ah, Ruiname. Ah, alam kong may sagot ka. Alam kong may sagot ka doon sa mga paratang. Sagutin mo siyempre yon. Pero yung kailangan magsagot ka dyan sa social media. Ang gusto ko face to face. Ha? Face to face tulad ni Chorba. Face to face yung sagot. Yung paratang baga, halimbawa ganito. Mr. Val Santos Matubang, bakit ka nagreklamo sa taong ito? Sir, minura ako, sir, ay. Siyempre, masagot yung nagmura. Kaya kita minumura kasi eh, yung mga kakampi mo, minumura ako. Ayoko yung sa social media, doon ka mataram, doon ka masalita. At magpapaliwanag, gusto ko face to face. Iguan yung mediator, judge. Ang pakay ko po, bakit ko siya i-cyber, hindi para ipakulong. Hindi para magpakulong. Kundi para face to face mong sagutin ang mga reklamo at paratang. Ano yung para ipakulong kayo? Ayoko lang ganun. Eh, nasa kalingap ako eh. Nasa kalingap ako. Paglilingap, tapos magpapakulong ka ng tao. Hindi po, pangit po yon. Pangit po yon. Ang gusto ko lang face to face kong marinig. Masabi yung judge, Ruiname, narinig ko sa iyong mga vlogs, sa iyong YouTube channel, na ikaw daw po ay nagsusulit. Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagbabaga, pinakainaabangan at usap-usapan na latest issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!